Good morning, everyone in the whole world, and magandang araw, Pilipinas. In today's vlog, ipapakita ko sa inyo ang aking garden noong nakaraang summer. At sa umagang ito ay napaka pagi. Magandang or napakagandang morning po ngayong araw. At sana po ay magustuhan niyo po ang aking vlog for today. At sana po ay i-follow niyo naman po ako. At mag-iwan po kayo ng comments kung paano po mapaganda ang aking vlog. At i-correct mo naman nyo ako kung may nagawa po akong mali. Pero pasensya po sa aking Tagalog. Hindi po ako fluent sa Tagalog. So, na-try ko lang po na magsalita ng Tagalog kasi taga-Pilipinas po tayo. So, para madali po nating maunawaan. At feeling ko lang po mas magustuhan po ng kapwa natin Pilipino na magsalita po tayo ng Tagalog kasi hindi naman po tayo taga Amerika. Ito na po ang aking front yard at tinanggalan ko po siya ng moss gamit po ang pala at kalaykay. So tinanggal ko po lahat ng makukuha ko. Tapos, ginamitan po siya ng high-power water machine para matanggal po yung mga moss. Iwan ko yung tawag sa Tagalog niyan, yung maliit na mga damo na kumakapit sa hollow blocks na sahig sa front yard po. So, nakikita po naman nyo. So, alam ko po na naintindihan niyo po ang aking ibig sabihin. So, ginawa ko po itong vlog na to para mabigyan ko rin po kayo ng ideya kung paano niyo linisin ang inyong front yard na may mga nilagay po kayo ng mga hollow blocks o kahit sa gilid ng bahay, pwede na rin po siya rin gagamitin itong high power water machine para matanggal po yung mga dumi. So hindi po ninyo kailangan na kuskusin pa kasi yun ang pinakamabilis na procedure kung paano siya linisin. So napakaganda po ng resulta. Sana po ay nakakatulong din po ako sa inyo kung paano po nyo mapaganda ang inyong mga garden. O saka, sana po ay mag-enjoy din po kayo sa panonood ng aking vlog for today. Sana po ay i-follow nyo naman ako at mag-iwan po kayo ng comments kung paano ko po mapaganda ang aking vlog at kung may mali po akong sinabi sa aking salitang Tagalog, so magpakiiwan naman po ng comment or commentar. Salamat po at sana mag-enjoy po kayo.
At dito na po tayo sa aking greenhouse. Ipapakita ko rin po sa inyo kung paano ko siya nilinis. Kapareho rin po ng ginawa ko sa front yard. Tinanggal ko po ng lahat ng mga estorbo dyan sa gitna. Tapos, ginamitan ko po siya ng high power water machine. At sana po ay nakatulong rin po ako sa inyo kung paano nyo linisin ng inyong mga front yard or backyard or kahit sasakig po ninyo. Pero make sure po na yung mga sahig po ninyo pwede po dito gamitan ng high power water machine. Kasi napaka lakas po ng pressure ng machine natin. So siguro itanong lang niyo po sa mga seller ng machine na ito para hindi po masira ang ating mga sahig or kahit anong gamit. Iba daw ginagamit nila to sa sasakyan eh. Pero bago nyo gamitin, sinabi ko na itanong po nyo sa seller kung pwede po natin gamitin ito sa ating mga gamit sa bahay or kahit ano po. Yun ang pinaka the best. Kasi ito ay sa akin ay yun ang ginamit ko po sa aking greenhouse. Pero effective po siya. Napakabilis po at napakalinis. So, hindi mo na kailangan mag-papagod ng mag-brush o mag-kuskus ng sahig nyo. So, paki-as na lang po doon sa seller. Salamat po. Just enjoy for watching. Nilagyan ko po ng cortina ang aking greenhouse para po maprotektahan po ang init at lamig na pumapasok sa loob para yung mga pananim natin ay hindi po siya masisira at hindi po siya masyadong mainit at hindi po siya masyadong malamig. Itong cortina na to ang nagbibigay ng tulong para hindi masira ang ating mga pananim. At ngayon dito na po tayo sa pagtatanim. Inaluan ko po ang yung binili kong lupa na mula sa mga tawag nito yung mga damo na nagiging soil. Bumili din po ako ng special na soil na pang halo dyan para maganda po ang pagtubo ng ating mga pananim, yung tinatawag nila na compost. So, sa nakikita po ninyo ay itinanim po siya sa mga paso. So, sana po ay maging maganda ang resulta. Ayun na po siya. Please enjoy for watching po.
Dito naman po sa aking garden ay nilagyan ko po siya ng harang na hollow blocks. Para po lalagyan po namin ng robot na machine para magputol ng damo. So, para po hindi siya mahulog or para po na maging maganda po ang decoration din po. So, nilagyan ko po siya ng hollow blocks na design. So, para po sa akin eh, napakaganda po ang resulta ng aking ginawa. Ang dami pong gagawin pa dito sa aking garden para po siya mapaganda. So, I will show you also later. Salamat po. At dito na po ako, tayo sa aking mga tanim na kamatis. At doon po ito sa labas ng bahay. Hindi mo pwede rin po siya magtanim sa labas ng bahay, pero may mga kamatis din po na pwede siyang itanim sa labas. At mayroon naman po mga kamatis na hindi po siya pwedeng itanim sa labas kasi depende po yan sa klase. So, ito na po ay sa araw na ito ay ito ang pinakaunang harvest ng ating kamatis. Meron siyang itim, may pula. Nakikita din po ninyo. Sa atin, wala akong nakikitang itim na kamatis. Pero dito sa Sweden, meron po silang itim na kamatis. So, yung itim na kamatis, para sang lasang talong. Pero mas gusto po ang lasa ng pula po. Yun ang pinaka masarap sa kayong yellow. So, sana po mag-enjoy po kayo ng panonood ng aking vlog. At ito po ang aking mga salad. Tawag yan sa Bisaya o Tagalog. Yung parang litos yata yan. Litos, ewan ko. Pero marami ditong mga pananim na hindi ko naman po alam kung paano ang o anong tawag sa Tagalog po. So, sana po ay mag-iwan din po kayo ng comments. Or, sana ulit-ulit ko po. Please follow naman po my vlog. Para maipatuloy ko po ang aking pag-vlog. At lalo ko pong mapaganda ang aking vlog. Pag halimbawa, ito na lang po ang aking trabaho. E paano po, may trabaho din po tayo na iba eh. Kasi kailangan din po natin magtrabaho para mayroon po tayong makain o mapangtustos sa araw-araw natin na pamumuhay. So, salamat po.